So, what's up guys? Isang magandang araw sa lahat. So, eto na naman tayo guys. So, gagawa tayo ng sugar-coated peanuts. So, samahan nyo ko guys. So, guys, bali dalawang ingredients lang yung kailangan natin dito. Siyempre yung peanut and then yung sugar. Yun na nga guys, binili ni Hubby yung peanut. So, yung binili niya guys, yung ano, yung wala nang balat. So, kasi gusto ko yung wala nang balat. Tsaka ito yung ano, yung medyo malalaking klase ng mani. So, syempre, kailangan nating isort kasi para ma-check natin kung merong may sira na mani. Kasi iba yung lasa nun, no? Pag yung sira na yung mani, maanta ang lasa. So, syempre, guys, huhugasan lang muna natin. Kasi, syempre, alam nyo naman, pag sa palengke binili, diba, usually, exposed lang. So, much better na hugasan mo pa rin para naman maging malinis, no? So, bali guys, yung binili ni Hubby is 1/2 kilo lang. So, for 65 pesos. So, bali, nagkakahalaga siya ng 130 for 1 kilo, no? So, yun nga guys, after natin mahugasan to, nagsisimula na tayong lutuin to. So, bali, 2 cups of water yung nilagay ko, guys. And then, yung sugar ko is 2 1/2 cup, no? So, guys, ang ginamit ko dito is brown sugar kasi, nas mura yung brown sugar kesa sa white sugar, no? Actually, yung white sugar na ngayon is 105 per kilo, no? So, ganun kamahalang white sugar ngayon. Kaya, ang ginamit ko is brown sugar. So, anyway, kasi, ano lang naman to ng kids, pang snack. And, mas masarap din naman yung brown sugar talaga, no? So, anyway, ganito lang to kadali, guys, gawin. So, haluin mo lang ng halo. Yan, syempre, kasi nga, para maiwasang masunog yung ilalim, no? So, medyo mahaba lang din na proseso. Madali gawin pero mahaba yung proseso niya. So, kailangan matyaga ka lang pag gagawa ko ng sugar-coated peanuts, no? So, yun na nga guys, no? Ang kailangan dito is tiyaga, no? So, mapapansin mo naman yan guys. So, yung gantong proseso, medyo medium fire yung ginawa ko, so para alalay yung apoy, hindi ganong malakas, hindi rin naman mahina, so nasa gitna lang tayo. So yun nga, keep stirring, halo lang ng halo hanggang sa mapapansin nyo guys, no, sa katagalan lumalapot na siya, no? So yun nga, halo lang ng halo. So eto lang yung prosesong gagawin lang natin, no? Halo lang ng halo kasi para hindi masunog sa ilalim. So guys, ito yung mas magandang ano, ipakain or parang snack or chichirya, no, instead of junk food, no, na usually binibili ng mga bata. No, mas maganda gumawa ka na lang ng ganito, at least peanut pa to, no? So mas may nutrition pang makukuha yung kids, no. So yun na guys, kung mapapansin mo, parang medyo mahirap ng haluin. So, ibig sabihin, no, nagsisimula ng makot yung mani, no? So, huwag kang magpapanik kung sa tingin mo parang naghiwalay-hiwalay na yung asukal kasi nag-dry na. So, dun pala mag-i-start na mag-melt yung sugar para makot niya yung mga peanuts. So, alalay lang talaga. And then, pagdating dito sa puntong to, medyo hininaan ko ng konti yung apoy para hindi masunog kasi nga parang sunog kung tignan mo kasi ang ginamit ko is brown sugar. So, kung nas gusto mo yung para medyo lighter yung kulay, ang gamitin mo is white sugar, no? So, wala naman ang problema doon. So, eto na guys, kung mapapansin nyo, medyo mahirap ng haluin, no? So, kailangan continuous yung halo nyo kasi para hindi masunog. So guys, ganyan lang kadali yung paggawa ng sugar-coated peanut. So anyway, bago ako magtapos sa video ko, so guys, magpapasalamat po muna ako sa inyong lahat, no? Maraming salamat po dun sa mga matiyagang nanonood sa aking videos. Syempre, kung bago ka sa channel ko at napadaan ka,
please, please like and subscribe naman po. So, anyway guys, eto na, malapit nang matapos. No? Nagkot niya na lahat. So, ayun na nga guys, tapos na. And then, after nun, pinalamig ko lang and then sinalin ko na dito sa lagayan. Dito ko na yung tutuloy ang ano, antaying lumamig talaga, no? So, eto na nga guys, bali, ang gagawin ko lang dito, syempre, palalamigin lang natin ng totaling malamig na malamig. So, bago natin siya isalin sa container. And then guys, minsan kasi pag may natira dun sa kawali, no, na sugar na tumigas, so kung may makukuha ka pang sugar, pwede mo pang itabi yun para kung may gagamit, may paggagamitan ka ng may sugar, pwede mo pang gamitin. And then huwag ka mag-alala kung tumigas ng gusto yung ano, yung pinaglutuan mo nito. So babad mo lang naman sa tubig yun, no, saglit lang yun, then matutunaw na kagad. So eto na yung aking sugar coated peanuts. So diba, ang dali-dali niya lang gawin. So, yun na nga guys. So, ilalagay ko na sa mga containers. So, kasi hindi naman ito mauubos within the day. So, syempre, para pag nagkikrape ka lang, no, naghahanap na something sweet, no. So, meron kang, ano, meron kang parang panghimagas, no. So, diba? So, pwede mo itong gawin, guys. Pwede mo siyang itry at pwede mo rin siyang pagkakitaan. So there you go guys, 'di ba? Napakasimple lang. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today, no? And then sana po guys, abangan niyo pa yung mga susunod kong video, no? So anyway, maraming salamat po talaga sa matiyagaan yung panonood sa akin, no? So lalo akong na-inspire na mag-share sa inyo ng mga ginagawa ko dito sa bahay, yung mga niluluto ko dito sa bahay. So anyway, thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.